Ang pagbibigay ay isa sa mga pinakapuso ng katuroang Kristiyano. Giving is a central teaching in Christianity, in fact, in many other ethical religions. But selfishness is also a major theme in biblical stories. Selfishness is a strong reality in human nature to the point that many consider it already as the norm. Na ang normal ay maging makasarili at hindi normal yung maging palabigay. Nagkakaroon ng pagtutunggali yung pagiging palabigay at palakabig o kaya the divine versus the human in us. How would normal or selfishness-prone individuals overcome such weakness and be empowered to give, to become what God wants them to become, givers? Paano magiging palabigay sa kabila ng pagiging makasarili? Saan kukuha ng kapangyarihan at lakas na labanan ang naging likas na pagiging makasarili upang masunod yung banal na kalooban ng Diyos? Ang atin pong pag-aaral, pinamagatan natin the power to give. Ang kapangyarihan para maging mapagbigay. Salamat, Panginoon, dahil kayo na ang unang nagbigay sa amin ng buhay, nagbigay sa amin ng aming mga kailangan. Kayo ang nagbibigay sa amin, Panginoon, maging ng pagpapatawad na laging kailangan namin para manumbalik sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil kami nililinis nyo. At ngayon, Panginoon, muling paglilinis ang hinihingi namin. Cleanse us from all our iniquities. Make us clean, make us whole through your forgiveness. Through the blood of Jesus that was shed for our cleansing. And Lord, as you cleanse us, we ask that you allow us to enter your most holy place. Nais namin kayo, Panginoong, makita, marinig. Turuan niyo po kami, ipaliwanag niyo sa amin, at lalo niyo kaming bigyan ng lakas na masunod ang inyong kalooban. We ask you, Father, to be our speaker, lead us, and protect us from all lies and falsehood. Protect us from words of evil men and evil spirits. And may you also bless our loved ones, especially those that are not with us right now. Give us peace, restore our health, strengthen our bodies, sharpen our minds, so we can bring our attention to your message for us. Make our message personal, O God, to the point, Lord, that we will go home enriched, empowered, enlightened by you. We ask you, in the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. What are some of the major reasons to give? Bakit nga ba tayo dapat magbigay? At syempre, ang sinasabi dito na giving is giving to God what is due to God and giving to other people as well. Whatever is due to them or whatever we may be able to give them. First of all, giving is commanded by God. Utos sa atin ang pagbibigay. Napakaraming katuruan, isa na dyan ang Luke 6:30, Lucas 6:30, give to everyone who asks you. Napakalinaw ng mga turong ito. Acts 20:35, the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. So it's not only commanded but also commended by God. Pinupuri at ikinakapuri ng Diyos ang pusong mapagbigay. This alone is enough reason to give. Kahit wala na tayong isipin pang dahilan, it was commanded by God, it's good enough. Because God is God. But giving is not only commanded, it is also exemplified by God. Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng halimbawa, siya na ang unang nagbigay. At ano pa ang dapat nating hingin, ibinigay niyang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para sa ating kapatawaran, para sa ating paglilinis. Giving is exemplified by Jesus himself, that he gave his life, he gave his time, he gave his energy to the people. It is also exemplified by all the godly people in the Bible. Ipinakita, binigyan tayo ng halimbawa. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The giving of Jesus, the giving of God, excuses no one from giving. Kung ang Diyos ang mga sa langit, kung si Jesus nga sa lupa nagbigay, tayo pa kaya na lahat naman ng ating tinatangkilik ay natanggap lang naman natin sa Panginoon. Giving is also reflective of God. Ang Diyos ay liwanag.
ang tao parang salamin. Kung maganda ang iyong pag-uri ng salamin, pagtama sa iyo ng liwanag, ang liwanag na ito ay makikita rin ng iba. You reflect the light. Christians and believers, the people of God, are like gems. Gems by themselves don't sparkle. They only reflect the light. And because God is light and God is a giver, we who are mirrors and gems must reflect that giving spirit. That people who don't receive the direct giving from God will experience God's giving through us. Kaya nakikita nila ang liwanag dahil sa atin na nagpapatalsik ng liwanag na ito oras na tayo ay tinamaan. Therefore, the mirror honors the light. Giving reflects God's character. Proverbs 14:31, whoever is kind to the needy honors God. Napupuri ang Diyos. At dapat naman na Diyos ang mapuri pag tayo'y nagbibigay, hindi tayo mismo. Bakit? Sapagkat ang ibinibigay naman natin ay natanggap din natin mula sa Diyos. Hindi naman tayo pinagmumulan. Taga-abot lang tayo. At sa pag-aabot natin, tayo man ay nakikinabang at maraming na ibibigay din sa atin ng Panginoon, kaya napupuri siya at dapat lang na siya ang mapuri. 2 Corinthians 9:13, because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ. And for your generosity in sharing with them and with everyone else. Kaya napakainam nung palabigay tayo, napupuri ang Diyos. Kung ang damot-damot mo, mapipintasan ng Diyos. Sabihin, ganyan ba Kristiyano? Ganyan ba yung mga born again? Ganyan ba yung mga pa-Bible-Bible? Ang damot-damot. Indirectly, napipintasan ang Panginoon. Pero pag kami mga palabigay, sabihin iba, bakit yung mga yan nagbibigay sa mga hindi nila kilala? Mga nasalanta ng bagyo, mga kung ano, nagugutom sa kalye. Eh kasi mga Kristiyan yan, napupuri ang Diyos. Kaya isang malaking uri ng pagsamba, yung pagbibigay. Diba sa pagsamba, ang isa niyan, major component, praise. Pero pagka meron kang ginagawa araw-araw na panabigay ka sa kapwa at napupuri ang Diyos, pagsamba yon, kasi praise din yon. Hindi lang sa pagka-hallelujah, pagtataas ng kamay, pagtugtog, pagsayaw. Sa pang-araw-araw na buhay, we can do praise and worship. When God is praised and worshiped through our kindness. Giving also blesses the recipient. It spreads goods and goodwill. And beyond that, giving also blesses the giver. Kung merong napagpapala pag may nagbibigay, unang-una na yung nagbibigay. Kasi kung hindi naman siya nabigyan na nauna pa, wala naman siyang ipapamigay. Kaya yun lang kakayahan niya na nagbibigay, ibig sabihin, nauna na na siya ang tumanggap at siya ang nabless. Pero hindi lang yun eh. Ang Panginoon kasi hindi ka lang binibigyan para ka makapagbigay. Pag nakapagbigay ka pa, lalo ka pa uling bibigyan. Paikot-ikot, paulit-ulit, walang katapusan yung cycle. Many of the things that God does is cyclical or are cyclical. Pagka ginawa mo ito, ito magiging bunga. Pag nagtanim ka, aani ka. Pag umani ka, marami ka na naman buto, itatanim mo uli. Pag itinanim mo, aani ka na naman, paulit-ulit. At ganun din yun. Binigyan ka ng Panginoon, nagbigay ka, bibigyan ka uli. Makakapagbigay ka tuloy na naman. At dahil nagbigay ka, bibigyan ka uli. But when you enter the cycle of poverty and the cycle of selfishness, magdadamot ka, hindi ka magbibigay, therefore, hindi ka bibigyan ng Diyos, lalo ka ngayong kinapos. At habang kinakapos ka, lalo kang dadamot. Dahil self-preservation yung iniisip mo. Habang dumadamot ka, lalong hindi ka na naman magbibigay, at lalong hindi ka nagbibigay, lalong hindi ka na naman makakatanggap, palubog ka ng palubog sa ginagawa mong cycle of poverty. Samantalang kung giver ka, pataas ng pataas yung cycle of abundance. Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Lagi natin itong nadidinig, sik-sik, lig-lig, umaapaw ang ibabalik sa iyo ng Diyos kung ikaw ay mapagbigay. Because giving sets a blessing machinery in motion. Pag nagbigay ka, para kami pinindot na switch ng pabrika, aandar lahat yung mga parts noon, iikot, aandar. Ang ending, may lalabas na produkto, patungo dun sa bibigyan mo at patungo rin sa'yo at yung
naluwalhati ang Diyos. Hindi mo pwedeng pigilin yon. Automatic. Pag may ginawa kang mali, may itinanim ka, aandar yung makinarya, ang lalabas na bunga noon, kaparosahan. Kumisan, matagal lang lumabas, akala mo, lusot ka na. Pagka naman nagbigay ka, gumawa ka ng mabuti, pinindot mo rin yung automatic switch, aandar din yung makinarya ng Diyos, hindi yung titigil hanggang di lumalabas yung produkto. Pagpapala doon sa iyong binigyan, pagpapala sa iyo at kaluwalhatian ng Diyos. Automatic. Kumisan din, matagal bumalik yung gantimpala, akala mo wala na. Tapos sa panahon na gipit ka, nalimutan mo na meron ka palang points, biglang lumalabas yun. Maraming nagpapatotoon yan. Mga hindi nila inaasahan kung saan nagmumula ng mga blessing, tapos maaalala nila, oo nga pala, somewhere in time, ako ay merong ginawang mabuti. At ang Diyos kasi hindi lumilimot sa ginagawang mabuti. Ang Diyos kasi ayaw niyang may utang siya sa tao. Sino naman tayo para magpautang sa Diyos? Papayag ba ang Diyos sa siya may utang sa nilalang lang niya? So oras sa ikay nagbibigay at gumagawa ng mabuti, susuklian niya ng sobra-sobra para at the end of the day, ikaw pa rin ang may utang na loob at hindi siya. Napakasimple ng logic na yon. Hindi papayag ang Diyos na siya itong may utang sa tao. Kaya walang pagbibigay sa kapwa o sa Panginoon ang nakakalugi. Hindi ka papayagan ng Diyos na malugi at mapintasan mo siya. Dahil yan ang kanyang katuruan. Giving pleases God. Therefore, it opens the door to followership to Jesus. Yung mga iba gustong-gustong sumunod kay Jesus, tulad ng isang mayamang lalaki, sabi niya, anong dapat kong gawin para makasama sa inyo? Matthew 19:21, Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ang gusto ni Jesus na kasama, mayayaman, pero mayayaman sa mabubuting gawa. Mayayaman sa kawang gawa, mayayaman doon sa mga tinatawag niyang kayamanan sa langit, treasure in heaven. Sabi nitong mayaman, gusto kong sumama sa inyo, ano bang dapat kong gawin? Sabi, pues, ipamigay mo ang iyong kayamanan nang walang maging hadlang sa pagsunod mo. Marami pong tao hindi makakasunod dahil ayaw magpamigay. Pero kitang-kita natin dito, ginawa ni Lord na isang requirement, hindi sa lahat ito, ha? Marahil na ang taong ito, sobra din ang pag-ibig sa kayamanan niya na hindi niya pwedeng ibigin ng Diyos kasi sabay, dalawa yung iniibig mo. Pero kung malinaw naman sa iyo na Diyos ang nauuna mong iniibig, nagkataon ka namang mayaman din, hindi naman kailangan ipamigay mo lahat yan. Pero ang point, kung alam mo na ito nang nakakasagabal, naglalayo sa iyo sa Diyos, paano ka susunod sa Panginoon kung may iba kang sinusundan at magkaibang direksyon ang pinupuntahan nun at magkaibang tinig ang tumatawag sa iyo? Malungkot na umuwi ang lalaking yon kasi hindi niya nabitawan ang kanyang kayamanan. Sayang naman kasi halos 2,000 taon na ang nakalipas. Sa sandali lang naman siyang nabuhay, hindi pa niya ginamit yung sandali na yon para maging masunurin sa Panginoon. Na kung ang hinihingi ng Panginoon sa kanyang pagsunod natin sa kanya ay maging palabigay, this alone should motivate and inspire believers to give. What about the power to give? Bakit nating tinatawag na power ang nagbibigay? Sino po ang mas makapangyarihang tao? Yung kaya niyang manutok ng baril, bumaril ng kapwa, manakit, mangagaw, mangguska, o yung mapagbigay? Higit na makapangyarihan yung mapagbigay. Bakit? Sapagkat tayo'y likas na mararamot. Tayo'y mga likas na makasarili. Selfishness is like the power of gravity. It is like the power of distorted natural law. It is the norm. It is what can be expected. Napakasama ng puso ng tao. Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Nakita ng Panginoon kung paano nahulog ang tao sa kasamaan na wala siyang iniisip kundi ang pagiging makasarili. Bakit ngayon malakas yung nakakapagbigay? Labanan mo yung force of gravity. Tatalon ka sa building pero hindi ka mahuhulog dahil there is so much power, tumataas ka pa nga, yun ang power. Yung merong kang gusto mo para sa sarili mo na ibibigay mo sa iyong kapwa, napaka makapangyarihan ka sa tulong ng Diyos.
yung mga magulang na kakainin na lang ibinibigay pa sa anak. Napakamakapangyarihan ang kilos ng Espiritu sa ganung puso. Yun ang mga tunay na tagumpay. Yan ang tunay na sinasaluduhan na kapangyarihan. Yung matanggihan ang sarili at mapagbigyan ang kapwa. It takes so much resolve and energy and power to give. That is why giving is part of praise and worship. No true worshiper comes before God empty-handed. Kahit sa Biblia, sinasabi yun, huwag kayong haharap sa akin na wala man lang bit-bit. Why? Because giving is a triumph of the divine. Sa puso natin na may Espiritu ng Diyos at sa puso natin nananahanlin ang Espiritu ng kasamaan, tuwing nagbibigay ka, ang nagtatagumpay ay yung Espiritu ng Diyos. Pero tuwing nagiging makasarili ka, ang nagtatagumpay, your dark side, the selfish side. Kaya isang pagsamba na may dala-dala kang offering, kasi kung susundin mo lang sarili mo o si Satanas, hinding-hindi mo ibibigay yun. Panghihinayangan mo yun para sa sarili mo na lang. Yung maitanggal mo sa sarili mo yun at maiabot mo at maibigay, isang malaking tagumpay ng paglaban sa likas na pagiging makasarili. Pag nakikita ko po kung paano tayo nagsusuporta sa ating mga gawain, ano mga mission natin, ano mga project, talagang hindi ko mo mapigil ang sarili kong purihin ng Diyos, because for every person that gives, there is a triumphant spirit. And for every person, of course, that withholds, it is so saddening, not only because there is no offering, but more importantly, dahil yung tao na yon natalo ng kanyang pagiging makasarili. Natalo ng udyok ng pagiging makasarili. Now, how can we be empowered to give? To obey and to praise God. How can we be empowered to give and be good to others? First, need and want less. Para tayo makapagbigay at magkaroon ng ganong kapangyarihan, bawasan ang mga listahan ng pangangailangan at mga hinahabol-habol at mga gusto. Habang dumadami ang gusto natin na maging atin, makamkam, masarili, matamasa, andun lang yon, isa lang ang size ng puso natin. Pag maraming space doon, pinuno natin ang mga needs and wants and desires, lumiliit yung espasyon na natitira sa pagiging mapagbigay. Kaya ang una nating dapat ginagawa upang lumaki ang kapangyarihan natin magbigay, paliitin ang ating mga pagnanasa. Hindi pwedeng sabay na pinapalakihan dahil sila ay magkukompetisyon para sa espasyo. And it takes realization and genuine enlightenment. It takes reflection and a decision to win and be a giver. Laging nagtatalo ang sarili. Sayang naman ito, papakinabangan ko ito, may magagawa pa ako dito. Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Pagka umiibig ka sa salapi, kahit gano'ng karami ang dumating sa'yo, kulang. Kaya makikita mo iba, wow, buti na lang umaasenso ang buhay mo. Kulang pa nga eh, marami pa akong needs. Nakakatamad madinig. Pero pag sabi mo, wow, may bago kayo palang mga gamit, binibless ka lang, oo nga, praise God. Napakasarap pakinggan. Yung iba naman kasi, daing ng daing, dahil baka mautangan. Kahit ang dami-dami na, wala nga. At may mga kilala po tayo mga kapatid, mag-ingat-ingat kayo sa kasasabi nyo ng wala. Kasasabi ng wala, na wala nga. Because there is power in our spoken word. Yung meron ka na, daing ka pa ng daing, nawawala. Samantalang kahit konti, yung parang ang sarap-sarap mong magsalita na wow, ang yaman-yaman natin kahit konti, hindi sa pagyayabang, kundi sa pag-appreciate sa Diyos, dumadami. Subukan nyo. Sinabi nga ng Diyos, let there be light, nagka-light. So pag sinabi mo ang bata, ang galing-galing niyan, gumagaling. Pero pag sinabi mo, ang bata niyan, walang kwenta. Lagi niya nadidinig, nagiging walang kwenta siya. May kapangyarihan kasi ating salita. Kaya huwag tayong daing ng daing. Lagi nilang gusto kaawaan, lagi nilang gusto makadilihensya. Kaya tuloy ang nangyayari, lalo naghihirap. Yung mga paladaing, nakakaasenso ba yun? Pahirap din ang pahirap. Wala din namang natutupad dun sa kanilang mga pagsasalitang yan eh. Pero yung palabigay,
Sabi sa Proverbs 28:27, "He who gives to the poor will lack nothing." The Lord will either give you great rewards or the Lord will give you the great spirit of contentment. Therefore, you lack nothing. Paano ba nagiging mayaman ang tao? Una, kung dumami ang sobra-sobra niyang pera o kung kontento siya sa konti niya, daig pa niya mayaman. Yung marunong makontento sa konti, daig niya yung maraming marami pero hindi kontento. Sino ang mahirap? Yung kahit ang dami-dami na naghahangad pa ng mas marami, pobre yun, maralita. Kaya kailangan nakikita natin kung ano ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa puso ng tao. Pinapayaman tayo. Kung hindi mo tayo buhusan ng kutakot-takot na material na mga pagpapala, nagkakaroon tayo ng Espiritong marunong matuwa, maging sa konti. Mayaman ka rin ang feeling mo nun. Either you are rich or you're feeling rich. Sino bang mas masaya sa dalawa? Di ba yung feeling rich? Kahit na hindi naman talaga, pero you feel rich. Nakikita niyo yung mga tindera sa palengking nagpapapedicure pa habang nakaupo sa isang sakong kamote? Feeling rich! 30 pesos lang yung pedicure niya, pero donyang donya siya. May mga bulak pa sa pagitan ng mga daliri, no? Talagang akala mo, napakasaya. Pero kung ang dami mong pera, you are not feeling rich, nagre-reklamo ka pa rin, pobre ka, kawawa naman. So learn contentment. 1 Timothy 6:6, "But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that." Pinanganak ka daw na walang dala, aalis kang walang dala. Ano lang ang pwede mong dalin doon sa kabilang buhay? Yung naideposito mo habang nabubuhay ka dito sa bangko ng paggawa ng mabuti. Yung mga gumagawa ng mabuti, palabigay, nagde-deposit ang withdrawal sa langit. Hindi mo pwedeng dalin, pero pwede mong i-deposit habang nandito ka. Doon na lang ang withdrawal. Pero yung daladala mong lahat na matay ka, wala kang madadala. Kasi sinasabi ni Lord, "Gather for yourselves treasures in heaven." Na hindi kayo mananakawan at hindi uuurin o kakalawangin ng inyong mga kayamanan. Sabi ganun, kailangan ganun. Marunong ka mag-deposito doon. Marunong ka mag-impok doon sa eternal bank na napaka-importante. How else are we empowered to give? Natural, produce more. Anong ipapamigay mo kung wala ka namang sobra? Meron din naman, kahit kulang, nakakapagbigay pa rin tayo, pero iba na kung sobra-sobra. Ephesians 4:28, "He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need." Sabi, yung dati sa inyong mga tamad, walang ginawa kundi magnakaw lang o manghingi, magdilhensya. Tigilan nyo yan. Magtrabaho kayo, paasensuhin yung ginagawa nyo, at nasa ganun, kumita kayo hindi lang ng kailangan nyo, kundi ng higit pa ron at ng may sobra kayong maipamigay. Yan pala ang magandang ambisyon ng gustong yumaman. Para maraming maipamigay. Hindi lang para maraming sarilinin at kamkamin. One of the nicest pleasures in life is to give. Napakasarap nun. At napakasarap na ipagmahal, ipakisama ang pagbibigay. Kaya dapat nating ambisyon na kumita, magtrabaho, maging mabunga para maraming pwedeng ipamigay. Produce surplus for giveaway. And God gives surplus precisely for that reason, so that we can give away. Kung binibigyan kayo ng Diyos ng higit sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, may assignment kayo magbigay. Siyempre, God is God of mathematics, God is God of equation, and God is God of proportion. Alam nga naman nagkamali siya. Binibigyan kayo ng sobra. Nakita nyo noon, nang sila Moses ay nandoon sa disyerto, wala silang makain, umuulan ng mana from heaven. At ang utos ng Diyos, ang kolektahin nyo lang yung kakailangan ninyo sa araw na to. Yung iba sigurista, kumolekta ng pangbukas, inuod
yung sobra. Sabi ng Diyos, ba't kayo kumukuha ng sobra? Hindi ba kayo nananalig na bukas nandun uli ako at bukas magbibigay uli ako? Yung sobra niyong pag-iimpok, isang pagpapatunay na hindi kayo nananalig sa aking pangakong bibigyan ko kayo araw-araw. Kaya nabulok. Eh ngayon, kung binibigyan ka ng sobra, anong dahilan para ka makapagbigay? Hindi para maging makasarili ka lamang. Bagamat hindi man masamang may iniimpok-impok ka, lalo gusto mong mamuhunan, gusto mong may gawin na ganun't ganyan, pero hindi lang para sa sarili. Bawat tumatanggap ng sobra, may assignment from God. Luke 12:48, "For everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked." Malinaw. Ang binibigyan ng sobra, paghahanapan ng Diyos nung sobrang yun, kung ano ang kanyang ginawa. Mas mataas ang expectation ng Panginoon sa kanyang mas pinagpapala. Kaya yung pagpapalang tinatanggap natin sa Panginoon is a form of responsibility. It is God's trust. Trust fund niya yun. Hindi sa atin lahat. Bagamat salamat, meron tayong parte dun. Kaya nga sa atin inaabot para rin tayo magkaroon. Pero hindi lahat para sa atin. How else can we be empowered to give, to be acquainted with, and to know suffering from unmet needs? Pag sobrang maluwag ang inyong buhay, kailangan reacquaint yourself with suffering. Don't fail na makipagkwentuhan sa inyong mga labandera, sa mga tindera, mga manikurista, mga mekaniko, mga taxi driver, mga taong nagsisikap, mga isang kahig isang tuka, mga taong dalawang kahig kalahating tuka, kulang na kulang ang kinikita. Kasi kung tayo nakikisalamuha, nakikipagmabutihan, at nakikisangkot sa mga nangangailangan, muling nabubuhay yung espiritu sa atin ng charity. Pagka nakakasalamuha ka sa mga taong konting-konting halaga, napakalaking bagay sa kanila, natututunan mong magbigay ng mga halagang yon at natututunan mong magtipid sa iyong mga luho. Dahil alam mo na ang konting luho ko, malaking bagay na para sa mga sobrang gutom. Pero pag tayo nag-social climb at ang lagi niyong kasalamuha, yung big spenders, yung napakararaming pera at hindi makapagkapwa, sarili ang inaasikaso, gumagastos ng napakalalaking mga pera para sa mga hindi naman mga masyadong kailangan sa buhay, pag yan ang lagi niyong kasama, kayo'y mamamanhid sa daing at pangangailangan ng mga kapuspalad. At ang gagawin ninyo, makikisama kayo sa kanilang mga paglustay, sisikapin yung kumita ng maraming-marami para lang kayong makasabay sa kanilang mga kaluhuan. Pero hindi tayo dapat maligaw. Tayo'y may pananagutan sa ating kapwa. Kaya dapat, kahit ang ating mga anak, kung lumalaki sa ginhawa, dapat nyo silang iminumulat sa mga pangangailangan ng mga sarili nilang mga pinsan na maaaring higit na nagdarahop kaysa sa inyo. Kailangan silang dinadala sa mga lugar na nakakita silang pagdurusa at hirap para sila'y magkaroon ng malasakit sa kapwa. Hindi yung lagi silang ikinukulong sa mga air-conditioned cars at mga air-conditioned homes at sa mga gated villages at sila ay nagiging bulag sa katotohanan ng pagdurusa ng sangkatauhan. Dapat lagi tayong nagre-reacquaint. Katulad ng Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa ginhawa at luwalhati ng langit para makisalamuha sa mga tao, para maranasan niya ang hirap ng mga tao. At nang sa ganon, hindi lang niya nauunawa sa isip, alam niya sa gawa kung paano makipaglaban sa kasalanan at kahirapan. At dahil ang anak ng Diyos ay nabuhay bilang tao at dumanas ang lahat ng uri ng tukso na salamat na lang at kanya na pagtagumpayan, ano ang naging bunga? Naging mapagtanggap si Jesus sa mga makasalanan, mapagpatawad, maibigin, mapagbigay, mapagpagaling sapagkat naramdaman niya ang lahat ng hirap. Siya man ipinanganak doon lang sa pakainan ng hayop, sa kahon na nilalagyan lang ng pagkain ng hayop sa sabsaban. Siya man na ipinanganak sa bahay ng hayop, hindi sa bahay ng tao.
Siya man ay nabuhay sa isang pamilyang ubod ng hirap, sa isang napaka makalumang bayan, sa isang kawawang nasyon na Israel na inaapi ng mayamang Roma. Alam ni Jesus ang pagdurusa, kaya marunong siya magbigay. Kaya ang ating mga kapwa na nanggaling sa hirap, tapos yumaman, dapat lumingon. Hindi yung tatalikuran mo na ng todo ang iyong paghihirap at ang mga kilala mong mahihirap at pipilitin mo na ngayong makibarkada na lang sa mga mayayamang tulad mo rin naman ay galing din sa pusali at pare-pareho kayo nagpapanggap at nagbubulag-bulagan sa mga pangangailangan ng iba. Dapat ngayon ang galing sa hirap ang mas mabuti sa mahirap. Kaya ito naman ang ginagawang pang-uuto sa atin ng mga politiko. Lahat galing sa hirap. No? Pero makikita ba natin talaga sa mga ginagawa nila ang malasakit sa mga mahihirap, liban na lang kung oras ng eleksyon. Pero ang totoo nun, meron silang pine-fake. Kasi ang katotohanan, pag galing ka sa mahirap, you're qualified and you're empowered. At yung galing talaga sa mayaman, kahit naman siguro pa paano, may kamag-anak ka rin mahirap, alam mo rin kung paano maging mahirap. Dapat huwag tayong maging bingi. Ang Panginoon sa Hebrews 2:18 dinescribe, because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Dahil siya nakaranas ng mga panunukso, mabait siya sa mga nagkakasala at sa mga natutumba at nabubuwag. Dahil siya lang naman itong nanatiling nakatayo kahit natukso. Siya lang itong nanatiling walang kasalanan, lahat naapektuhan, lahat tinatamaan at nasasaktan at nagdurugo at nalulugmok at nadarapa. Ang naging epekto kay Jesus, ang pakikitungo niya sa mga makasalanang tao, naging mapagpatawad siya at mapalakupkop sa makasalanan. Hindi naging righteous. Ngayon, kung lagi ka lang nasa seminaryo, nasa loob ng simbahan o opisina ng simbahan, nasa mga toreng garing at mga tore ni David na antataas, relihiyosong-relihiyoso ka, ano nagiging bunga? Lalo ka ngayong mapaghusga, lalo ka mapagmataas, at hindi ka makapagpasensya sa nagkakamali. Hindi yan ang example ni Jesus. Ang example niya, naunawa niya na mahirap magpakabanal, maging yung babaeng babatuhin dahil nahuli na sa akto ng pangangalo niya, sinanggahan pa niya. Pero sabi niya, sin no more. Naiintindihan niya. Kaya tayo namang aral ng salita ng Diyos, ang dapat nagiging bunga, naiintindihan natin yung kinakapos, hindi hinuhusgahan natin sila. Christians are a very peculiar people. We kill our wounded. Mabuti pa kumisan yung mga rebelde, yung mga kasamahan nilang nababaril, binubuhat. Tayo, pag may Kristiyanong nabaril ng kaaway at nasugatan, niyuyurakan, pinagchichismisan, pinagpipiestahan. We kill our wounded. This is not the example of Jesus. The example is to be acquainted with suffering and weakness so that we can help those who suffer and those who are weak. Kaya kailangan maging matulungin. Pero hindi yan lahat eh. Kumisan ang nananaig lang sa atin yung ating dark side, but we have a bright side. Genesis 1:27, God created man in His own image. Merong bahagi ang Diyos na nabubuhay sa bawat puso ng bawat nilalang. We can be godly. We can be giving. If only we will allow that godly side to triumph. That's why giving by itself is the triumph of the godly side over the dark side. How else are we empowered to give? Know and understand yourself. Understand your position in God's economy. Sino ka ba talaga? Anong papel mo dito sa bundong nilikha ng Diyos? At ang lahat ng taong malinaw ang pag-iisip, we will realize that you are just a recipient of God's kindness. You are just a recipient of God's grace. Therefore, you are to be a channel of that same kindness and grace. Tumatanggap lang tayo. Kumisan sa tagal mo at dami ng tinanggap, nakakalimutan na natin yun. Akala natin tayo na nga yung hero, tayo na nga yung great. Pero tayo tumatanggap lang. At dahil doon, meron tayong pananagutan sa nagbibigay. Luke 14:13-14. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Sasabihin ng mga tao, Pastor, yung po ba mga Christian nagde-debu? Yung po ba mga Christian naghahandaan? Yung po ba mga Christian nagpa-party? I say, yes, lalong dapat.
kasi mga anak tayo ng Diyos, dapat natin ipagdiwang ang Diyos. Pero may pagkakaiba. Ang Kristiyano nagpa-party, nagluluto at naglalaan ng isang bahagi ng kanyang handa, ipinapakain niya sa mga kapuspalad na nandun sa mga lansangan. Ang mga Kristiyano at anak ng Diyos na naghahandaan, nagsasaya, laging may bahagi para ipamigay. Kasi mahirap naman yatang sundin yung hinga, hindi nyo kilalang lahat ng sinasabing poor, crippled, lame, blind nasa party nyo, di ba? Kahit gaano kayo kabanal, hindi naman siguro kayo sobrang mag-e-enjoy, ang daming hindi nyo kakilala. So anong gagawin nyo? Ipadala nyo yung dapat nyo ipakain kung saan man sila naroon. Mga Kristiyano na isang buong pamilya kakain sa restaurant, ang dami-daming kinain. Why don't you order 2 or 3 dishes? At ibigay nyo sa mga waiter na nag-silbi sa inyo, iuwi naman nila sa pamilya nila, makapag-party rin sila kahit malang pansit. Yun ang pinagkaiba. Ang mga Kristiyano kasi, may pagkakaiba, bagamat pare-pareho tayo ng ginagawa, mayroong kalaging kaibahan. At ano yun? Ika'y palabigay. Kahit pa nga, hindi naman sobra. Sabi ni Job 1:21, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. So don't take it all, and don't hold on too tightly. Huwag masyadong mahigpit ang hawak. Ang totoo niyan, dahil tayo makasalanan, we don't really deserve all the good we receive. We don't really deserve all the good we desire. Romans 3:12, all have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good. Not even one. So what is a great lie or kasalanan? That you deserve the good life. What we deserve is hell. Yan ang totoo nun. Dahil patuloy tayo nagkakasal at kinakapos. Kaya mga advertisement ng maluluhong mga bahay, kondo, maluluhong mga salon, spa, laging, you deserve the good life. Scientific ang mga advertising, ha? Ba't nila sinasabing you deserve? Kasi maraming kliyente, pag gumagastos ng marami talaga, nagigilty. Kaya para talikuran mo na yung guilt mo, sige na, gumastos ka na, you deserve it. Paulit-ulit yun. The life you deserve. The home you deserve. Di ba? Katulad ng mayamang lalaki na akala niya siya na talaga ang hero kung ba't siya umaman sa Luke 12:19, matapos siyang ang daming inani, inipon niya, nagdagdag pa siya ng mga bodega, and I'll say to myself, you have plenty of goods laid up for yourselves for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Pero siya itinuwid ng Diyos. Sabi ng Lord, you fool, that's not the way. Not just because you worked so hard, you have already earned it. The lie that we deserve good things desensitizes us to want, to get, and to waste more. Yung I deserve it naman eh. I worked so hard, so I deserve this. We are not really that good. Kuminsan dumadating sa'yo ang daming pagpapala, ang daming mga material blessings, maraming success, dapat mong huwag makalimutan, pinagpapala ka lang. O tulad ng sinasabi ni Solomon, well, sinuwerte ka lang, huwag ka maniwala na ikaw talaga lahat ang dahilan kung bakit ka matagumpay. Sabi niya sa Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Yan, naobserbahan ko yan. Hindi naman lahat ng mabilis tumakbo na nanalo sa karera. Hindi naman kung matalino ka, ikaw ang may kakaining masarap. Hindi kung ikaw ay matalino, yayaman ka. Sabi ganun, tsamba-tsamba kumisan. Panapanahon, swerte-swerte. Time and chance happen to all. At lahat sa atin na nagtagumpay at patuloy na nagtatagumpay, alam nyo ang laki ng element ng chance. Kung hindi man chance, well, binless kayo ni Lord, pinlano niya. Pero kung hindi, sabi ni Solomon, hindi ka naman nanalo dahil ikaw yung pinakamagaling eh. Hindi kumisa naman, ikaw yung nakukuha. Kahit yung offer mo, hindi pinakamaganda. Sabi ganun, nagkakataon. O kung hindi man nagkataon lang, talagang Diyos ang may bigay. Lalong dapat ka maging humble, huwag ka maging mayabang. Sasabihin mo, I deserve this. Dahil hindi naman lahat ng nagsisikap umaasenso ah. Hindi lahat ng nagtatrabaho ng mabuti, nagkakaroon ng mga reward agad. May X factor yan na hindi natin alam that should keep us humble. Hindi ko man nag-tap ka sa board o sa bar ang galing mo, nagkataon na yung pinag-aralan mo, yun ang natanong.
Hindi naman kung bumagsak ka, hindi ka na marunong. Ang dami-dami mong alam, yung pag hindi mo alam ang naitanong-tanong. Maraming ganyan. Kaya kailangan talaga lagi kang umaasa sa pagpapala ng Diyos. And that we should always be humble, and we must be less and less selfish. Everything good that you have came and comes from God. Ecclesiastes 5:19, God gives man wealth and possession and enables him to enjoy them. This is a gift of God. Regalo. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So a realistic, humble, and grateful attitude necessitates and empowers giving. Pagka makatotohanan ang pagkakilala mo sa iyong sarili, ikay mapagpakumbaba at tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, magkakaroon ka ng lakas para maging mapagbigay. The godly way to react to so much suffering and needs around us is to give more. Giving, by the way, is not only for the rich. It is also for the unrich. Akala natin yung mga mayayaman lang ang dapat magbigay. Kaya sa maraming churches, yung konting pamilyang may kaya, sila na lang lagi ang taya. Yung iba lagi na lang, ay, mayaman si sister ganun, ah, mayaman si ka ganun. Mark 12, 42-44, sa offering, inobserved the Lord yung mga tao, but a poor widow came and put in two very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Binibilang pala ng Panginoon yung mga hinuhulog ng mga tao doon sa offering box. Siyempre, yung mayayaman, yung mga supot nila ng mga punong-puno ng mga silver, mga gold, mga coins, pag lumaglag yun doon sa loob, ang lakas ng tunog. Mayroong isang babaeng ubod ng hirap, balo, naglaglag lang siya ng dalawang pagkanipis-nipis na bariya. Siguro manipis pa sa pinipig. Wala man lang tunog. Pero sabi ni Jesus, kita niyo yung babaeng yon. Yan ang pinakamalaking donor ng church na to. Ha? Ang liit nga ng binigay. Bakit siya ang pinakamalaking donor? Eh, lahat binigay niya, wala nang natira sa kanya. Ang binibilang pala ng Panginoon, hindi yung inilagay mo, kundi yung natira pa sa'yo matapos ka maglagay. At doon nakabase sa kanya kung sino ang biggest donor. Nakikita natin, giving is not only for the rich. Giving is for everybody. From each according to ability, that is how it should be. So you can give from your own neediness, hindi an excuse. Nung nagkaroon ng kontribusyon ng mga churches all over the known world, pati yung mga poor churches, akala nyo exempted? Hindi. Merong isang super hirap na church na puri masyado kasi hindi siya nagpa-exempt dahil mahirap siya. Siya pa ang nagpilit na isali siya sa mga magbibigay sa pangangailangan. 2 Corinthians 8:2, and now brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sabi ni Paul, alam nyo yung mga churches sa Macedonia, sa kabila ng kanilang sobrang mga kagipitan, lalo namang nag-umapaw ang kanilang pagiging mapagbigay. Sa tingin ko, pinakamayaman sila sapagkat sa kabila ng yon, lampas pa sa kaya nila, ginawa nila. And up to now, we are talking about these Macedonian churches. Meanwhile, while giving is not only for the rich to do, giving is not only to the poor. Ang pagbibigay, hindi lang para sa mahirap. It is also to the hardworking, to the enterprising, the productive, and the fruitful. Lagi nating nire-reward ang poverty. Every politician likes to give to the poor. Kanino nila kukunin yung ibibigay nila to the poor? Edi from the middle class.
Ang bigat naman ng bayan na ito, pasan-pasan ng napakakaunting middle class dahil sobrang mayayaman, yun nga ang mga lumulusob sa mga bangko ng gobyerno at kumuutang ng mga pera ng bayan. Yung mayayaman nga ang napakagagaling magpalusot sa pagbabayad ng buwis. Yung maliliit ng manggagawa, kinikita palang buwan-buwan, binabawas na ang kanilang taxes, withheld. Yung mayayaman, at the end of the year pa yan sisingilin, ang gagaling ng mga abogado, yan ang nagpapalusot pa, samantalang sila itong umuutang at namumuhunan galing sa pera ng bayan. Kasi sila itong may mga koneksyon. Anak nila ang mga congressman, pinsan nila ang mga senator, sila ang lumulusob sa kayamanan ng bayan at gumagamit ito. Pero sila ang number one tax evaders. Daig nila ang mahihirap sa tax evasion. Promise. Kaya nga ang yayaman eh. Diba? Pero kaya tayo naman laging give to the poor, give to the poor. You give to the poor, yes. But don't forget to give to the deserving. Ang gobyerno, lagi ang policy, bigyan ng mahihirap. Anong ibinibigay sa middle class na nagsisikap magtrabaho? Anong ibinibigay sa mga taxpayers? Nasaan ang mga pinupuntahan ng mga buwis na ibinabayad ng taxpayer? May konti kang lupa, nagbabayad ka ng realty tax, at kung ano-ano, titira ng squatter, ibibigay sa squatter yung lote mo, ikaw pa magbabayad para siya umalis. This is unjust. You don't give only to the poor, you give to those who work hard. You reward good labor. So, ang policy ng Panginoon, hindi yung always give to the poor, pero tamad. Alam nyo yung may binigyan yung Diyos na binigay sa example ng isang parable, pinuhunan na ng 10, pinuhunan na ng 5, at saka 1, yung 10, pagbalik nung nagbigay ng puhunan, naging 20. Sabi ba, sa'yo na yan, ang galing mo. Yung 5, naging 10, napatubo, ang galing mo. Yung 1, walang kinita. Sabi yung 1 mo, babawiin ko sa'yo, ibibigay ko dun sa may 20. Yun ang policy ng Panginoon. Reward those who work hard. Matthew 25:20, for everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. Si Jesus ang nagsasabi niyan, huwag kayo nag-iisip ng mga wrong-headed charity, bigay lang ng bigay, parang naglalagay kayo ng tubig sa mga butas na balde, wala rin nangyayari. Sabi yung nakakapagparami ng puhunan, yun ang gantimpalaan at bigyan ng marami pa dahil may nagagawa siyang mainam. Sa mga kamag-anak nyo, yung hingi lang ng hingi, wala namang ginagawa, huwag niyong pagbibigyan niyan. Hindi naman nagtatrabaho, panay panghingin ng pang-load. Wala nang ang trabaho, ang arte-arte pa nung cellphone, may folding bed sa loob. Pag hindi sila productive, sayang ang perang binibigay nyo. Pag nakakita kayo ng kamag-anak nyo na, uy, binigay mo ng konting pera, bumili ng kawali at saging na saba, nagtinda ng banana queue, yun ang pagbibigyan nyo dahil dami binibigay nyo doon. Pero yung konting bibigay mo, magmamall agad, magpa-party na, ano mangyayari doon? Ulitin natin ang Matthew 25:20, galing sa bibig ng Panginoon ito. Dibdibin nyo to. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. In the context of katamaran ito, ha, huwag nyong lalayo. Kung tamad ka, yung konting nasa iyo, dapat pang ambawiin, sayang lang. Ibigay doon sa makakapagparami. The blessing of abundance is empowerment to give. The downside of poverty is your inability to give. Napakasarap nung nakapagbibigay. So give to those who earn and deserve it. Because we are measured not by what we receive, but by what we give. Giving is one of man's most victorious acts versus the temptation to be selfish. Giving is one of man's most powerful acts. So be empowered to give. Ang tanong, at dito tayo magtatapos, ano ang pumipigil sa atin para magbigay? At kung nagbibigay naman tayo, anong pumipigil sa atin para magbigay ng lubos? Lalong-lalot kung pinagpapala naman tayo ng Panginoon. Mga magulang, nagbibigay ba tayo ng lubos sa ating mga anak? Mga anak, nagbibigay ba tayo ng lubos sa ating mga magulang? Mga magkakapatid? Mga employers, nagbibigay ba kayo ng tama, lubos sa inyong mga empleyado? Mga empleyado, nagbibigay ba kayo ng tama sa inyong mga amo? Na kayo'y matapat, nagtatrabaho ng mahusay? Ang pagbibigay ay utos ng Diyos. Halimbawa ng Diyos at ng Panginoon
at ipinangako niyang pinagpapala niya ang nagbibigay. Aming Ama sa Langit, kayo na nagbibigay ng buhay sa amin at lahat ng aming pangangailangan, ituro niyo sa amin, Lord, the power of generosity, and when you give us so that we can give to others, may we not fail you. May we be victorious and triumphant because of your spirit that resides in us. Turuan mo kami na tanggihan ang aming pagiging makasarili para mangamkam at maging amin lang ang lahat, kundi ibukas namin ang aming palad at puso para dumaloy mula rito ang pagpapala mula sa inyo tungo sa marami. Pagpalain niyo po kami, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan kung ano-ano pa ang mga kahulugan ng mga paalalang ito sa ating buhay.